Ay, eto na! Eto na! Ano kaya ang ating kapalaran ngayong taong 2024? Yes, mga dapat tandaan at iwasan, alamin natin kasama ang Feng Shui Consultant na si Madam Suzette Arandela. Good morning and Happy New Year po! And welcome back, Madam Suzette! Nice to meet you po! Nice to meet you again! Yeah! Uy, pero Madam, ano po ba ang lucky sign ngayong 2024? Ang lucky sign ngayong 2024 is a wood dragon. Wood dragon? Wood dragon. Any how about the other signs? Kasi sana may iba ring swerte. O, yung mga lucky signs ngayong year na to, marami tayong lucky signs, lucky zodiac sign. Ang number one is rat. Okay. Number two is monkey. Uh-huh. And then... Sana marito yung akin. Nag-aantay! Pig! Yes! Very lucky ang pig. Uy, swerte si Kaloy this year. At ang mga susunod na lucky is ox. Uy! Yes! And tiger. Ay, ox? Yes! Ox? Yeah. Kaya hard-headed ako eh, kasi ox ako eh. Naku, eh baka parang may tendencies ako ng ox kasi hard-headed din ako or nagagaya ko. But anyway po. Nakawakan sa akin, no? Sa love naman po, medyo maraming nag-break noong 2023. Is 2024 a good year for love? Merong mga animal sign na good for love, pero ngayong year na to, marami pa rin ang maghihiwalay. Aww. Especially sa ating mga celebrity. Lalo na yung mga matatagal nang nagsama, yes, parang nagkasawaan na. Ay, talaga? Laki kasi itong 2023, 12 years together, 11 years together. Yeah. Wow! Sino-sino kaya? Chispisan mo ako mamaya, Madam Suzette. At pag nagkahiwalay, wala nang balikan. Ayun. It's for good. Ito yung itaga mo sa bato, hindi natin magkakabalikan type. Uy, okay yan. Ito, how about sa career naman? Ano nga dapat gawin para maging successful ang career or business natin this year? Alam mo, kailangan nating hikayatin o yayain ng swerte. Pwede tayong maglagay ng a pair of dragon, gold dragon, sa entrance ng office or entrance ng bahay. Pwede tayong maglagay nun. Maglagay tayo ng water element. Or like aquarium or mga water fountain. Sa north section ng bahay or office. At ang isang number one na talagang kailangan maging successful ka, magsipag ka. Yun naman. Magtrabaho ng husto. Yun. Always the key. Yes. Diba? Kasi kahit ilang fountain yung lagay mo sa table mo, kung hindi ka magsitrabaho, wala ka nang mangyayari sa'yo. At kung palagi kang tulog-tulog, walang mangyayari. Ayan. So guys, bangon-bangon, banat-banat tayo ng buto. Huwag lang tayong magbase dun sa kung ano man yung horoscope. Kailangan talagang may sipag. Ito, masyado masipag si Kaloy. Banat-banat tayong buto niyan. Anyway, maraming salamat, Madam Suzette Arandela. Thank you so much. Thank you rin. Thank you. Happy New Year sa lahat. Happy New Year! Tandaan na ito po ay gabay lamang. Ang ating mga kilos pa rin, tulad na sinabi ni Madam Kasipagan, ang magdidikta ng ating pwedeng mangyari sa ating buhay. So samahan pa yan syempre ng pagdadasal. Always, always. Tandaan dyan mga kapuso. Yes.